Kasi tayo pang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na muling nabuhay ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda, punong-puno ng pag-ibig na umaga sa inyong lahat. Maganda umaga po, Padre. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Binigyan po tayo ng pagkakataong manambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ngayon ay araw ng Biyernes, ng ikatlong linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Mayroon po kitang debosyon sa banal na puso ni Jesus at maging sa kanyang dakilang habag at awa. Ikapitong araw po ngayon ng nobena sa karangalan ni San Jose, ang santo patron ng manggagawa, santo patron ng pamilya. At gayon din po naman, yung ating debosyon sa banal na krus, pagkat sa Mayo ay pinararangalan natin ang banal na krus, maging ang mahal na Birhen Maria, at yung mga iniluluhog nating samo at dalangin sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ipagdasal po natin ang isa't isa at yung mga taong nasa iba't ibang larangan ng buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib ng bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat dasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka't pumasok ka sa lungsod. Sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa kanyang pangitain, "Ananias, ano po yon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo." Sabi ng Panginoon, "Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanila ang lahat na dapat niyang gawin, tiisin alang-alang sa akin.' Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. 'Kapatid na Saulo,' wika niya, 'pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay napunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis
mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat tapurihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na naukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Ang sino mang kumakain sa katawang aking nain ay nananahan sa akin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtatalo-talo ang mga Hudiyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakamayroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda
punong-puno ng pag-ibig na umaga sa inyong lahat. Ang ating unang pagbasa ay napakagandang pagkakasalaysay ng conversion story ni San Pablo. At kung matatas ang inyong kamalayan, ito'y ipinagpipiesta tuwing 25 ng Enero, the Feast of the Conversion of St. Paul. Mula sa lumang Saulo, siya'y naging dakilang tagapagdala ng magandang balita ng kaligtasan sa Mediterranean world at maging sa Asia Minor. At kung kayo po ay may aklat ng Biblia, halos kalahati ng New Testament ay naroon ang buhay at ministeryo ni San Pablo. Nakaranas po siya ng tinatawag nating overwhelming, dazzling experience of the self-disclosure of the risen Lord. Si Kristong muling nabuhay sa kanyang pagbagtas doon sa Damascus ay nakaugnay ni San Pablo. At naroon ang tinatawag nating radical shifting ng kanyang buhay. Sana naman po, bawat isa sa atin ay magkamayroon din ng ganong karanasan. Ang pagbubunyag ng Diyos at yung tao, ikaw, ako, tumutugon sa kanyang mapagmahal na pagliligtas. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Tatanungin ko po kayo, bilib ba kayo na si Jesucristo'y katagpo natin sa pagdiriwang ng Eucharistia? Are you appreciative of the abiding value of the risen Lord in our midst? Sapagkat mula sa ating pagkamakasalanan, tayo ay naglalakbay patungo sa pagbabagong buhay. 50 ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya tayo ay naniniwala ba na si Kristo bilang tinapay ng buhay, iyong tinatanggap ang kanyang salita at ang Eucharistia, dumudulog tayo? Matindi ba ang paniniwala mo? Profound ba yung iyong approach to the sacrament wherein we affirm the truth that our Lord is our life, our way? Palakpakan nating muli ang Panginoon. Ang hinihiling sa atin ay magkamayroon tayo ng spiritual intelligence. Pakibigkas natin muli. Hinihingi sa akin ay spiritual intelligence. Pagkat ang mata ng pananampalataya, yung mismong karanasan ni San Pablo, perhaps we are blinded by the material things and even yung sikdo ng inyong sikmura. Gusto ninyong kumain at uminom ng mga pagkain nariyan sa paminggalan, sa mga food court, and yet it does not give us eternal life. Perishable yung mga pagkain, napapanis, at kuminsan pa nga ay detrimental sa ating kalusugan. Mayroong mga contamination of
what seems to be not conducive to our health and to our sanity. Kaya bukas ba ang isip mo, bukas ba ang puso mo at pagkatao upang tanggapin at sasabihin mong genuinely yung amen. The communion of persons. Ang Diyos na dumarating, ibinibigay sa atin ang regalo ng tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang salita na nakatagpo ba ng tahanan sa ating mga puso? Isang hamon sa ating makabagong mundo na tayo na binubusog niya ay gampanan ang misyon sa buhay. Batay dun sa mga katatayuan ninyo. Ito ba ay ating nagagampanan o sinasarili lamang natin? If it is a gift of God, we are duty bound to share it. Biyaya at pagbabiyaya. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. The genuineness of love is reciprocal. May ibinibigay sa inyong kabutihan at yung kabutihan yun ay nagiging sanhi din para gumawa ng mabuti sa kapwa. Yung ba'y pinapapangyari natin sa ating buhay at pagkakabuhay? Kaya yung deeper understanding of the mystery of the risen Lord, si Kristong muling nabuhay, yung bugso ng kanyang espiritong banal ang magpapakilos, magbibigay marapat ng alab, sigasig upang gumawa tayo kung ano ang mabuti. What is good, what is noble, and what is beautiful. In a way, kita ay naging sanhi ng kaligtasan ng ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahayin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na namamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, binagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya. Gayun din po ang mga nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, lalo na ang mga magsasaka na nagmimiti ng masaganang pag-ulan. Gayun din po ang mga mangingisda at yung mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa. Sama natin sa dasal si Victor Villanueva na nangangailangan ng healing and wellness. Siya po ay nagtatrabaho sa construction, ay nabagsakan ng drum ng tubig na inaangat ng crane. Pinasi-CT scan siya pero buhay po siya. Ano, marahil ay nakailag pa pero we did the intensive diagnosis and prognosis. At gayon din po si Bridget Kalil at yung pong mga ipinagdadasal nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio, ang mga nasa field of academe, lalo na po yung mga mag-aaral, mga nagtagapagturo, tagapaghubog, lalo na po itong mayroong academic examination. At gayon din naman yung iba nagre-review for their examination according to the profession they wish to be. Gayon din po yung mga men and women in uniform, mga nasa public and government service, at yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan, mga nagdidibusyon sa puso at habag na papag-ibig ni Jesus ng mahal na Birhen, maging yung pong mga birthday celebrators, anniversary celebrators, and those people commended sa ating pong mga panalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayun din ang lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at mayroon din po kitang mga banal na ginugunita, si San Pedro Channel, at gayon din si San Luis de Montfort, ang promoter ng devotion to the Blessed Virgin. At gayon din ni Santo Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng kapayapaan at Friday Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paghalang. Yaong sa krus na bayubay ay siyang muling nabuhay, nanaig sa kamatayan pagkat kaligtasan. Aleluya, siya'y awitan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ikaw ang taming buhay.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan sa ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-unayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang banal na bagay. Hindi po ito mula sa Pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating kapiyo, Osteria, ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamitin ang ating main arch entrance, tayo ay may malaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga istasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Sa isaganap ni kalabindalawa ng tanghali, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sandibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Heso Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon po kaming ipinag-aanyaya yung mga nais magmadre. 18 taong gulang hanggang 35 taong gulang dalaga ay magpunta po sa San Damiano House of Spirituality. Ito po ay Tagaytay, malapit dun sa Rotonda. Franciscan Missionaries of Mary. Ito po ay libre April 29 hanggang 30. You will be accommodated there para sa inyong search-in for vocation. Salamat po. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Kami po ay taga Marinduque, Diocese of Buac. Kanina nandyan yung obispo ng Buac, si Bishop Marcelino Antonio Marali Jr., taga rito yun sa Archdiocese ng Lipa. Kami po ay maghadiwang ng 45 taong anibersaryo bilang diocese. At mayroon po kaming ipinatatayo na bahay pari na magsisilbing landmark ng pagdiriwang ngayon. Yun ay magiging tahanan ng mga nag-retire na mga pari, our elderly priest, at gayon din po, lalo na yung mga may sakit. Salamat po sa inyong mga panalangin, pagmamahal, at mga donasyon kaloob sa nasabing proyekto. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama,
at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa, ipinagdiwang, inialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Espiritu ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Buhay na si Kristo ng ating hari at manunubos.